inaabuso dahil siya sa pagtingin ng lipunan na siya ay isang parausan, na siya ay isang second-class citizen, na siya ay mahina, dapat tayong tumindig at lumaban. Habang may isang babae na nipipilitang ibenta ang kanyang katawan dahil sa kahirapan, at sa ganon ay meron namang tumutubo sa pagbibenta ng katawang ito, dapat tayong tumindig at lumaban. Habang may isang babae na sa araw-araw ay dumaranas ng kahirapan dahil sa kawalan ng trabaho, kawalan ng lupa, kawalan ng panlipo ng serbisyo, kawalan ng bahay, dahil sa sistema at mga pulisiyang pang-ekonomiya na naglulukmok sa kababaihan at sa mamamayang mahirap, sa lalo pang kumunoy ng kahirapan, dapat tayong tumindig at lumaban. Habang may isang babae na inaaresto, siya ay pinahihirapan, siya ay tinotorture, siya ay nagiging biktima ng paglabag sa karapatang pantao o winawala o biktima ng enforced disappearance dahil sa kanyang paniniwalang politikal, dahil siya ay aktivista o dahil siya ay oposisyon, dapat tayong tumindig at lumaban. Habang may isang babae, ang mahal nating lahat, ang ating inang bayan, ay niyuyurakan ng dayuhan, kinakamkam ang ikasyaman, sinasagasaan, niyuyurakan ang kanyang dignidad at ang kanyang kasarinlan, dapat tayong tumindig at lumaban. Sa araw na ito ng 1 million rising, tayo po ay pinagtitibay ang ating panata at ang ating commitment na tayo ay lalaban sa sistema na nagbubunga ng pagtingin at ng kahirapan at kumikita, at ganun din ay nakikinabang sa sitwasyon na ang babae ay marginalized, hindi pantay at walang kalayaan. Kaya't mga kasama, sa araw na ito ng ating panata at pagbubuo ng ating commitment, ang iwa po ay nakikiisa sa lahat at sa kababaihan ng buong mundo sa panawagan, labanan, itigil ang lahat ng anyo ng karahasan laban sa kababaihan. Mabuhay ang mga kababaihan, mabuhay ang mamamayan. I vow